ito po si Pastor Leo. Welcome to another session with Daily Discipleship 2021. At nandito po tayo, po ay tumatalakay ng The Seven Churches of Asia. Sa kasalukuyan po, tayo po ay nagsiseries on the Book of Revelation mula po chapter 1 hanggang chapter 3. So magandang araw po sa ating lahat, magandang hapon. At ngayong araw po, tayo po ay muli mag-aaral ng pang-apat na simbahan. Tayo po ay nangangalahati na at hayaan po natin na sa araw na ito, madagdagan po yung ating kaalaman tungkol po sa aklat ng Revelation at kung paano po natin ito dapat maunawaan at paano po ito nakatutulong sa pagpapatibay ng ating pagsunod at sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, ipapasalamat po kami sa oras na ito, sa inyong patuloy na pangunguna sa bawat isa sa amin. Patid po namin, O Diyos, ang inyong patuloy na biyaya at patuloy, Panginoon, na kapuspusan na patuloy niyong ipinadarama sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang dalangin po namin, Lord God, sa oras na ito ay manatili po, Panginoon, ang iyong tagumpay sa aming mga buhay. Lord, sa pag-aaral namin ng aklat ng Revelation, padaluin mo ang blessing, Lord God, sa bawat isa sa pagbabasa at sa pakikinig, Panginoon. Katulad ng iyong ipinangako, Panginoon, ang dalangin po namin, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, muli, ibukas niyo ang aming puso at isipan upang tumanggap ng katotohanan na nagmumula sa iyo. Lord God, sa oras na ito, hindi po namin kinakalimutan ang aming mga kapatiran na dumadaan sa sari-saring mga pagsubok. Lord God, ang iba sa kanila, Panginoon, may mga mahal sa buhay na pumanaw. Yung iba sa kanila, may mga mahal sa buhay na may pinagdadaan ng mabibigat na suliranin. Yung iba sa kanila may pinagdadaanan, Panginoon, na mga karamdaman. Panginoon, dumudulog kami sa iyo sa oras na ito. Tandalangin namin, Lord God, katagpuin niyo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Inilalapit po namin sila sa inyo, Panginoon, at alam po namin, Panginoon, sapat ang inyong biyaya at kalakasan at patuloy niyo ipahayag, Panginoon, ang inyong sarili sa gitna ng kanilang kalagayan. Salamat, Panginoon, pagkat alam namin, Panginoon, meron kaming Diyos na buhay na papagkakatiwalaan at patatawagan sa panahon ng pangangailangan. Salamat, Panginoon, at dalangin ko, Lord God, sa aming pag-aaral ng aklat ng Revelation. Patuloy, Panginoon, makita namin, Lord God, ang layunin mo sa bawat pagpapahayag mo ng iyong sarili sa bawat simbahan na dumadaan sa iba't ibang kalagayan. Maraming salamat po, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nandito muli upang mag-aral patungkol po sa aklat ng Revelation at nandito po tayo sa The Church of Thyatira, no? No, basa ko po dati dito Thyatira, no? Thyatira, no? Tingnan po natin kung ano po ang matututunan natin sa simbahan na ito. Ang Thyatira po, ang pangalan po nito ay ang ibig sabihin po ay continual sacrifice. Patuloy na pagsasakripisyo. And this is a church that existed in 590 to 1517. No, ito po ay tumutukoy po sa yung early beginnings po ng the Roman Catholic Church. Ito po ang nais kong pag-usapan. Okay, so tayo po ay magpatuloy, no, sa ating pag-aaral. No, to the church in Thyatira. To the angel of the church in Thyatira, write, these are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her
on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely, unless they repent of her ways. I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches the hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teaching and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any other burden on you except to hold on to what you have until I come. To the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations. That one will rule them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery, just as I have received authority from my Father. I will also give that one the morning star. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Revelations chapter 2, verse 18 to verse 29. So nandito na po tayo sa pang-apat na simbahan. We're studying the seven churches of Asia. Yung church po ng Thyatira ay, ang ibig sabihin po ay continual sacrifice. No, ito po ay patuloy na pagsasakripisyo. At ito po ay naganap sa AD 590 to 1517, no? Ito pong the Church of Thyatira. So pag-usapan po natin ito, no? Itong city po na to, this was 35 miles southeast of Pergamos. So nandun na po tayo, pataas na po tayo. Pero ngayon po ay nasa pang-apat na po tayo. So mula po sa, ano ba sabi ko, 9 o'clock, naging 12 o'clock sa taas, tapos pababa na po tayo, 1 o'clock, no, pababa po tayo. No, yung direction po ng letter na sinulatan. No, it was 35 miles southeast of Pergamos. No, the city may have been founded by Alexander the Great, no, in 300 BC. So ito po, this is in the time of the strength of the Greek Empire, no? This was founded by Alexander the Great. And sa city po na ito, it was a union city and headquarters of trade guilds such as tanners, potters, weavers, dyers, and robe makers, no? Kung naalala niyo po, si Apostle Paul, nung muli niya pong nakasama si John Mark, nung nagkahiwalay po sila, di po ba? Iniwan po siya sa kanyang missionary journey. Sumama po siya sa kabila. Naiwan po si Paul. Sumama po si John Mark kay Barnabas. At nung nagkita po uli sila, ang binili niya ganito, pakikuha yung robe ko. Gusto ko pong balikan natin yung historical context na sa panahon na yon ay wala po masyadong mga tinatawag na textile mills. Wala pong ganun. So ang isa po sa pinakamahal ay yung pagkakaroon po ng tela. Yung paggawa po ng tela ay isa pong mataas na uri ng trabaho. At mahal po ang tela. Kung napapansin nyo, kaya sabi ni Apostle Paul, pakikuha yung balabal ko. Pag pumunta ka rito, ang isa sa mga dalin mo, yung balabal ko. In fact, pwede mong ibayad yung balabal, no, para bumili ng mga gamit. Ganun po kamahal ang mga balabal nung panahon na yon. Kasi nga po, wala naman po kayo makikitang patahian o kaya gawaan ng mga sinulid. Much more gawaan ng mga tela. Kaya yung mga tao po sa panahon na yon ay kapag kayo po ay nagtatrabaho sa mga ganitong mga trade, mataas po, mahal po yun. Mahal po yung ganung mga tela. Na ito po dito po sa Thyatira, Thyatira. Ito po ay headquarters ng mga trade guilds. Again, pinag-usapan natin yung mga trade guilds katulad po ng mga union ngayon ng mga manggagawa. Na ang pinaka
product po nila ay binubuo po ng mga tanners, no, potters, weavers, dyers, robe makers. Tela 'yun eh, 'di ba? Tanners. O hayaan mo na 'yung potters, weavers, taga-weave, dyers, taga-kulay, robe makers. 'Yun po ang laman ng lugar ng Thyatira. At si Lydia po sa Acts chapter 16 verse 14 na isa po sa mga nag-support kay Apostle Paul, the first convert in Europe. Sabi po sa Acts 16 verse 14, sabi po dito, one of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, no, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. So may kita po ninyo dito, si Lydia po, no, ay dealer po ng purple cloth. At alam naman po natin kung anong cloth yon, kasi sa pagbilanggit na purple, para po yon sa mga nobles. Yung po ang damit ng mga nobles. At usually po, yung mga ganitong cloth ay usually silk. No? Itong binabanggit po na purple cloth. Kaya dito po makikita po natin na ang Thyatira po ay isang lugar na puno po ng mga manggagawa. Napansin niyo po, no, na yung mga nakalipas po ng mga simbahan na ating pinag-usapan, iba-iba po ang laman. Kaya iba-iba po ang parang craft na galing doon. At dito po, malinaw po na ang lugar na ito ay isa sa mga pinagmumula ng magagandang tela. Yan po ang katangian. At dito po, marami pong mga manggagawa. So ito po ang lugar ng Thyatira, no? Tuloy po natin. Ang pakilala po ng Panginoon sa kanila ay ganito. Sabi po sa verse 18, to the angel of the church in Thyatira write, these are the words of the Son of God whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. Dito po sa pakilala po ng ating Panginoon, ito po ay mahalaga. Dahil ito pong church na ito ay isa pong church na mapapansin po nating maganda ang panlabas. Subalit meron po itong mga tinatago. Ito po ay isang simbahan sa Book of Revelation na kung saan pag iyong pinagmasdan ay makikita mo yung mga bagay na iyong hahangaan, pero pag sinilip mo, mas magugulat ka dahil sa loob ay may mga bagay na hindi mo aasahan na matagpuan. Kung kaya't dito ang pakilala po ng ating Panginoon, no? These are the words of the Son of God whose eyes are like blazing fire. Ang ibig sabihin po nito, the Lord sees everything. Sabi nga po, di ba, sabi sa Gospels, Lord, we know you know everything. Alam mo ang lahat ng bagay. No? At dito po makikita po natin, nagpakilala po ang Panginoon whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. And this is a picture, yung burnished bronze po is a symbolical picture of wrath or anger. Kung saan po the Lord is ready, no, to execute, no, his vengeance on people. Kaya po ang sabi rito, his feet are like burnished bronze. Dahil dito po mabigat po yung kanyang paghakbang o pangyapak. Ito po ay katulad ng nagbabagang tanso, burnished bronze, na makintab na makintab katulad ng ginto. Pero ito po ay burnished bronze. Ito po ay yung habang nandoon po siya sa nagbabagang apoy.
Ito po ang pakilala ng Panginoon sa church na ito. Again, ang bawat pag-aaral po natin ng bawat simbahan, meron pong pakilala ang Diyos sa bawat isa. And again, kanina, binanggit po natin to the angel of the church in Thyatira, right? At binabanggit po natin palagi na yung angel po na yun is the pastor elder of that church, because the word angel means messenger, and it could be a divine messenger or a human messenger. A divine messenger if it is from heaven, or a human messenger if it is the elder teacher of the church in Thyatira. And I believe it is the second, that the Lord was writing through John, sending a letter through John, these letters that were addressed to the elder that was in charge over that church, the church of Thyatira. At sa bawat church, ganun po yung pagsusulat. Dito po, may kita po natin ng pakilala po ng Panginoon. Someone who sees, no? Both outside and inside. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. The Lord sees both external and internal. The Lord sees in what is in front of us and what is happening behind us. The Lord sees, His eyes are like blazing, are like blazing fire. No, and His feet are like burnished bronze. No? Ano po yung commendation niya? Ano po yung kanyang magandang nakita dito po sa church na ito? First of all, sabi po dito sa ating binasang passage, no? I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Una sa lahat, this was a church na masipag. It was a church of good works. In fact, ang sabi rito, you are now doing more than you did at first. So, pag tiningnan niyo po itong church na ito, this is not what you call a dying church. This is actually a progressing church. This is a church that is increasing. It is growing. No? No? It was a church of good works. Many people were being benefited by the ministry of the church of Thyatira. No? Because it was reaching out and doing good works sa mga tao. Pangalawa, sabi ng Panginoon, I know your love. It is a loving church. As compared dun sa church of Ephesus or the Ephesian church, dito yung mga sa church of Ephesus, makikita po natin, they forgot their first love. Ito po, they did not forget their first love. It was a church that demonstrated that love. Perhaps among one another, and even to those that are coming in to fellowship with them. But one thing is certain, sila po, their love is noticed by God. So ito po ay mapagmahal na simbahan. Number three, it was a church that was full of service. Sabi niya, I know your faith and your service. Ito po ay isang church kung saan ang mga tao po ay tapat. Yung mga tinawag po ng Panginoon, yung mga nabigyan po ng mga responsibilidad, yung mga tao po na itinalaga, sila po ay nagsisikap at nagsusumikap. Kung kaya't pag nakita mo itong church na ito, masasabi mo na itong church na ito ay tapat sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Ito po ay isang magandang katangian ng isang simbahan. Ito po ay nagbibigay ng inspirasyon at nagbibigay po ng katatagan sa bawat isa. Lalo na't nakikita mo nagtatapat ang bawat isa, nakakahawa yun in the nice way, in the right way. Pag yung kasama mo tapat, nakaka-challenge yun. So this church was a faithful church. It was full of service. Whenever there were gatherings, whenever there were open doors, whenever there was a need, whenever there was an opportunity, they were there. Nandun sila. It was a church full of service. Isa pa po, it was a church full of faith.
ito pong simbahan na ito ay isang simbahan na kung saan ang kanila pong relasyon sa Panginoon ay matibay. Ito pong church na ito ay alam ang salita ng Panginoon at ipinamumuhay po nila yung kanilang kaalaman. At nakikita po ng mga tao na sila po ay kumikilos ayon po sa tibay ng kanilang pananampalataya. It was a church full of faith. Binati po ng Diyos yung kanilang pananampalataya. At isa pa po, it was a patient church or a perseverance church, a persevering church. Ito po ay isang church, and the word perseverance, pag inaral po natin, it means it is consistent even under pressure. In other words, mapa good days or bad days, mapa easy or difficult. No? Mapa good times or bad times, hindi mo maaasahan tong church na to aatras. So ito po yung limang bagay po na binati po ng Diyos tungkol po sa the Church of Thyatira. First, it was a church of good works, no? In fact, it was the last was better than the first. They were increasing, no, in what they were doing. Number two, it was a loving church. Sila po ay nagmamahalan at binamahal po nila yung kanilang ginagawa at mga tao po sa kanilang paligid. At nakikita po iyon ng mga tao. At nararamdaman po iyon ng mga tao. It was a church full of service. Hindi po sila nangingimi na dumalaw sa iyo, kumustahin ka. Ito po yung church na sila po ay sumusugod kapag may pagkakataon upang maglingkod. Sila po ay tumutugon sa mga pangangailangan. Sila po ay dumarating sa panahon na kailangan ng ministry. Ito po ay isang simbahan na puno po ng paglilingkod. Tapat po sila. It was a church full of faith. Alam po nila ang salita ng Diyos. Kilala po nila ang Panginoon. Batid po nila ang kanilang pananampalataya, yung paniniwala po nila, at pinapamuhay po nila ito. At nababatid po ng mga tao na ito po ay isang church na matibay ang pananampalataya at ito po ay matyaga. No? Ito po ay mapagpasensya. Ito po ay isang simbahan na hindi po mainipin. Hindi po sila madaling ma-discourage. Sila po ay patient. Ang ginamit po ng salita, perseverance. Pero ang original po ang sinabi, ito po ay mga tao na hindi basta-basta umaayaw sa kabila ng pinagdadaanan nilang mga challenges o kahirapan o paghihirap or struggles. Sila po ay nagsusumikap na makaganap. So, ang tanong, nasaan ba itong simbahan na to? Kung ganito po ba ang simbahan, tayo po ba ay dadalo? Natural. Kung tayo po ba ay nakakita ng ganitong simbahan, tayo po ba ay mapapalakas? Natural. Pag yung ganitong simbahan po ba, nalaman po natin. Tayo po ba ay maiengganyo na maging masipag at katulad po ng nakikita nilang patotoo ng simbahan na yon, tayo po ba ay manlulupaypay o tayo po ay lalong tatatag at bubuo yung ating kalooban at yung ating pong pagsusumikap na makatupad sa Panginoon. Siyempre, dun tayo sa pangalawa, dun sa makatupad sa kalooban ng Panginoon. Kasi ganun yung general na climate of serving pagdating sa church ng Thyatira. So, sa madalit sabi, ito pong church na ito ay magandang church. No? Ang church po na ito ay mabuting church. Ang church po na ito ay masipag na church. Ang church po na ito ay hindi lang puro salita, may gawa. Ang church na ito ay hindi malamya, matibay, matatag. Ito po ang pagpapakilala sa church ng Thyatira. Kaya lang po, sa verse 20, sa ating po pagpapatuloy, nevertheless, I have this against you. Alam mo, pag sinabi nilang gito, masarap yung pagkain, maganda yung ayos ng lugar, malaki ang parking, no? Maraming tao. Nevertheless, pag di ba pag nilagyan ng nevertheless, di ba sabi, okay naman, masarap yung
Okay, masarap lahat ng pagkain, pasado sa amin lahat ng design, yung lahat ng ginawa nyo sa program, okay siya. Nevertheless, di ba pag binanggit yung salitang nevertheless, ibig sabihin, sa kabila ng mga positive na ito, nevertheless, ibig sabihin, ang susunod na babanggitin ay yung mga bagay na hindi inunang banggitin, na kabaliktaran ng mga unang sinabi. Sabi po dito sa Revelation chapter 2, verse 20, nevertheless, I have this against you. So dito po tayo papasok sa condemnation. Mula verse 20 to verse 23, you tolerate that woman Jezebel who calls herself a prophetess. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and to the eating of food sacrificed to idols. Verse 21, I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely unless they repent of her ways. At dito po makikita po natin, merong pong binati ang Panginoon. Dahil sabi nga po dito sa aklat na ito, sa simbahan na ito, ang pakilala niya, these are the words of the Son of God whose eyes are like blazing fire. In other words, walang makakalampas sa akin. Kita ko lahat. Alam ko lahat ng nangyayari. Yung mga tao po, pag tiningnan niyo po yung simbahan mula sa bungad, hahangaan mo. Dahil lahat ng katangian na gusto mong makita sa isang church, masipag, mapagmahal, no? Matiisin, puno ng paglilingkod, matibay ang pananampalataya, napakagandang katangian. Pero sa likod, pag pinagmasdan mo itong simbahan na ito, ang Diyos mismo ang bumati, I have this against you. You tolerate the woman, Jezebel. At ito po ay tungkol sa immorality. Ito po ay tungkol sa adultery. Ito po ay representation ng tinatawag na sexual sins. Ito po ay tungkol sa mga ungodly relationships na nire-represent po ng babaeng si Jezebel who calls herself a prophetess. Meron po siyang self-proclaimed title, and somehow, because she introduces herself with the title of a prophetess, meron po siyang influence sa mga tao sa Church of Thyatira. Now, kung mapapansin ninyo dito sa atin pong binabasa, that the church is not the one who greeted Jezebel. Dito po sa church na ito, ang bumati po kay Jezebel, ang Diyos. Because many times po, even today, in many churches, ito narinig ko to sa isang man of God, every church in the world has been touched by immorality. There is either a story of adultery, a story of fornication, and even as an act of homosexuality inside the flock. Dito po minsan, ito po yung mga issues na ayaw po nating pinag-uusapan. Pero as we study the church in Thyatira, it was
Jesus Christ who greeted the presence of Jezebel. You tolerate that woman, Jezebel. May tolerance. In other words, you are not preaching, you are not teaching, you are not warning. Instead, you are tolerating. You are not confronting the spirit. Instead, you are tolerating the spirit of Jezebel. No? Now, this is not the Jezebel of the Old Testament. The Jezebel of the Old Testament is gone 1,000 years ago. Pero the same spirit of that Jezebel is now present, no, in that church, seducing its members sexually to perform immoralities before God while being in a good church, while staying in a church with good ministries, with good expressions of service. These are acts of immorality that are present inside, no, the very people that are impacting their society. You know why? This is what happens if your service to God is only per weekend. Alam niyo po ba kung bakit ang tawag sa ating programa, Daily Disciple? Bago pa po naging Daily Discipleship po ang ating programa, noong araw pa po, I would always say, I'm not a Sunday Christian. I believe that the Bible itself tells us stories of Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And if you read your Bible, Sunday is the day of gathering in the New Testament, but it is not the highlight. So many things happened in so many days. So we are daily disciples. Pero may mga tao po on a Sunday, they put their best foot forward. Napakadali pong maging artista ng isang araw. Isipin mo, nagising ka, halimbawa, nagising ka isang umaga, o may camera, no, na nakatutok sa'yo, merong makeup artist, no, merong wardrobe specialist na sisiguraduhin na posturang-postura yung pananamit mo, may hawak ka na script, na para kang artista ay nasa araw na to, walang nagmumura, walang magsasabi ng bad words, walang magsasabi ng negative words, ganyan. At sa buong mag-apon na yon, lahat ng gagawin mo ay napakaganda. Kaya mo ba yon? Siyempre isang araw lang yun eh. Lalo na kung bayad. O kaya may kabig. Ito lang pala ang gagawin. Aba, bakit hindi? At marami po sa mga mananampalataya, ganun ang mentality. Yung iba po ganito, magsisimba ko dahil sa Lunes at Sabadong kasalanan ko, pag Linggo naman, bayad naman ako, binabayaran nila ang Diyos. Nagbigay naman ako ng aking tithes and offering. At nagsisimba ko regularly. Pero hindi tumitigil sa pagkakasala. Ito naman, ito matindi. Ito naglilingkod pa. Tumatayo pa. Nagsasalita pa, pero sa kabila ng kanyang magandang image, the Lord appears to him with eyes that are like blazing fire. The Lord evaluates this church, and what he sees is a Jezebel, a woman who appears to have power over the people because she presents herself as a prophetess. Alam niyo po yung Jezebel of the Old Testament, the wife of King Ahab, was a very adulterous woman. Is a very immoral woman. At ang kasalanan po nitong itong babaeng ito, by her teaching, she
misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrifice to idols. Sabi po rito, verse 21, I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering. Ano po ang kasalanan ng Jezebel na to sa church na to? Well, number one, she was leading people astray. She had a good front. She had a powerful ministry. She was a part of the church. She held influence, but she was also bringing people to bed. Kinakama niya yung mga tao. She was teaching, by her teaching, she misleads my servants into sexual immorality. Pinipitas niya yung mga tao. Kinakama niya. No? Ginagalaw niya yung mga tao dun sa loob ng church. She was leading people astray. She was teaching immorality and idolatry. In other words, sinasanay niya yung mga tao na mamanhid na sa kabila ng ganong uri ng kasalanan, makapagpapatuloy sila. At sinabi po rito ng Panginoon that I have given her time to repent of her immorality. Binigyan sila ng pagkakataon upang talikuran yung kasalanan, but she is unwilling. Sabi nga po ng isang Bible commentator, the church in the time of John is not too different from the church today. There are many churches today that are growing, popular. They are increasing. They are spreading. They are impacting. But if you look inside and you look deeper into the personal life of those who are standing before God, you will be surprised at the kind of Jezebel spirit that exists among them. Para siyang public secret. Alam ng lahat, pero walang pumipiyok. Alam ng lahat, pero walang umiimik. Alam ng lahat, pero walang gustong maging accountable. Alam ng lahat, pero walang gustong pumiyok. And so it is being tolerated. You know, a lot of us are so afraid of church discipline that we try to sweep it under the rug so that nothing can be seen. Whistleblowers are ostracized and are maligned so that they will not speak out. They are threatened and they are accused of causing division and confusion to the flock. And yet, tong mga taong ito, they are the very victims of the Jezebel spirit. Their friends, their loved ones, or sometimes even they themselves were the victims of the Jezebel spirit. But the moment the victims come out into the open, this church, who is more concerned about its image than its reputation before God, would silence every witness. Tatahimik ang bawat nakakaalam. Sabi ng gugulo lang yan. No? Nagulat ako sa salita nung naglalason. Naglalason lang yan. Ganun ang mga ginagamit nilang terminology sa panahong ito. Dahil may alam eh.
No, and yet these are the very people that you see on Sunday morning. These are the very people that you see standing before you while doing ministry. Excellently, they are performing church duties and responsibilities. But when it comes to their personal lives, God sees the Jezebel spirit. And it is caused by people that are being tolerated. May mga protector yan eh. Malalakas ang loob niyan kasi teritoryo nila yon. Kaya lang yan ganyan kasi walang bumabaraso. Kaya ayaw niyan ng tagalabas pag hindi nila kabalahibo. Kasi sa Book of Revelation, ang lahat naman ang kinatatakutan yung magsasalita ng katotohanan. Halimbawa, no? May kita nyo kahit si Antichrist, yung one like Moses and one like Elijah, di niya kaya. Kaya nilang puntahan yung Antichrist at sabihan siya na one day less. Malapit ka na. Yari ka sa Diyos. At walang makagalaw sa kanila. And that is why as much as they can, they will try to push away anyone who will preach the truth. Dito po sa Book of Revelation, kung mapapansin niyo yung seven churches, they were being threatened by enemies from outside and enemies from within. Satan was had persecution and opposition set from outside, bringing a spirit of fear, a spirit of worry, a spirit of doubt, a spirit of deception. Pero from inside, meron din mga elements of the enemy that are mixing with the flock, katulad po nitong babaeng ito. She was teaching immorality and idolatry. Bakit idolatry? Because people who are into sexual sin get addicted by it. The problem with immorality, the problem with sexual sin is that if one doesn't satisfy, no one will satisfy. And this woman was given the opportunity to repent. But, ang linaw ng sinabi ng salita ng Panginoon, she is unwilling. Bakit magre-repent? Pwede naman mag-deny. Bakit magre-repent? Eh, sagot ako nung nasa taas. Bakit magre-repent? Baka hindi nila kilala. Untouchable kami rito. Bakit magre-repent? Eh, disipain nyo na lang yan. Eh, di ba ikaw bumiktima nun? Hayaan mo siya. Hindi naman maniniwala yung mga tao na nangyari yun. At saka ano lang naman yung victim na yan? Victim lang naman yan. Kita mo, mas mahalaga tayo rito. Ganyan ang mga katwira ng mga ganyan. Mabigat. Kapag may Jezebel spirit, ang pakiramdam niya, it's time to play. Total, hindi mapapansin. Ito yung sinasabi kong simbahan sa labas, kulto sa loob. May kinonfront ako na ganyan eh. Tinawagan pa ako eh, nung mga leader eh. Sabi ko, ba't ngayon niyo ako kinakausap? Bakit nandiyan ako, di niyo ako kinausap? Eh kung iharap ko sa inyo yung mga biktima niyan, baka magkahiyaan tayo. Tanggol ka ng tanggol, mag-aral ka muna. Tanggol ka ng tanggol, malaki ka ng malaki, baka magulat ka. Dahil kinausap ko yung mga biktima, maging yung mga pamilya at sinabi ko sa kanila ganito. Kung sakali po ba dumating yung pagkakataon, kailangan magkaharap-harap, handa po ba kayo? Handa po kami, pastor. O sige. O ngayon, kinonfront ako na nagkakalat daw ako ng balita. Hindi ako nagkakalat. Nagsalita ako, nagkaroon ng revival. Naging kaibigan ko sila.
nagsalita ako, mas matindi yung naging revival. Alam niyo nangyayari kapag dalawang beses ka nang ginagamit ng Lord para mas matindi ang revival? Nagkakaroon ng connection yung mga tao sa'yo. At isa sa mga nagiging bunga nun, nagkakaroon sila ng pagkakataon na iniisip nila, siguro ito yung taong dapat kong kausapin tungkol sa naranasan ko. At alam po yan ng asawa ko. At alam po yan ng staff namin, ng pastoral staff namin. At alam po yan ng mga leaders ng Warriors and Watchmen. Na kapag nagdala ka pala ng revival, ginamit ka ng Panginoon para magkaroon ng spiritual awakening yung church na yon. Kasabay ng pagpapatibay, yung lumilitaw yung mga bulok. At wala silang ibang pagsasabihan, kundi yung taong kinasangkapan ng Diyos, kaya sila nanumbalik. Kaya yung mga minsan nag-i-invite sa amin, natitrete na, kasi ngayon, this time, iba na eh. May humara sa akin. Sinabihan ako, sabi ko sa kanya, bakit nung nandiyan ako, hindi niyo ako kinausap? Bakit tinatawagan mo ako? Nire-record mo ba to? Sabi ko, i-record mo. Ito sasabihin ko sa'yo. Baka magkaharap-harap tayo, magulat ka. Katabi mo mismo yung tao nagre-reklamo sa'yo. Matauhan ka. Bago mo ako harapin, siguraduhin mo maayos ka. Nanginig yung kausap ko eh. Sabi niya, sino ba yan? Bakit kita sasabihin sa'yo kung sino? Eh kung magkaharap-harap tayo, baka magulat ka, tatandaan mo. Ako nag-iisa lang, naanyayahan lang ako dyan. Eh kayo, magkakadugtong kayo. Para kayo magkakabatid, magkakababata, magkakakumari, kumpare. Mga binyag, kasal, dedication, birthday, may pinanganak, may gumraduate, may namatay, magkakasama kayo, magkakadugtong bituka nyo. Akala mo pag may ginawa dyan, hindi alam ng iba? Mas malakas ang bulong kaysa sa sigaw. Sumigaw ka, tatahimik na lahat, pero bumulong ka. Ang tagal na, hindi na mamatay. Baka matauhan ka. Hindi na ako tinawagan eh. No? Kasi alam nila kung ano ministry namin sa Warriors and Watchmen. Napakadami po namin nire-restore kahit sa oras na ito. At hindi po madali. Ang pinakamahirap po na nire-restore namin yung mga bumagsak sa na biktima ng spiritual abuse. Lahat ng abuse masakit. Hindi lang sexual. Financial abuse, power abuse, sexual abuse, pero ang pinakamalalim, yung inaasahan mo maglalapit sa iyo sa Diyos, ang nanakit at nagtulak sa iyo magkasala, spiritual abuse. Iyon ang spirit of Jezebel. May Jezebel spirit na para kang na blackmail. Sabihin, ibubuking mo ko, baka sa kwento ko rin yung sa'yo. Jezebel spirit. Mabigat po ang Jezebel spirit. Kasi kaya kanyang i-manipulate, kaya kanyang kontrole, nasaan ka. Manginginig ka every time na merong tanim ng Jezebel spirit na biktima ka. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. At yung iba na mahihina, na hindi nila alam na kukonfront yung spirit na yan, matagal silang nagiging victim yan. At sabi po rito, sa church na ito, meron pong false prophetess dun sa loob. It is a spirit of Jezebel. At sabi po sa historical records, it could be na merong tao dun sa loob ng church ng Thyatira
na dinadala yung mga tao, kasi nga po, yung mga tao doon, mga member ng union. Naalala nyo? Kinikwento ko kanina. At may mga union gatherings na ang part po ng kanilang festivity ay free bulus, or ibig sabihin, pagdating mo doon, when everybody is drunk, it leads to sexual escapades. Ganun po yung atmosphere. Kaya gusto ko sabihin ganito, maganda yung church, matibay ang ministry, sikat, impactful. Pag hinanap po yung data, they will give you numbers, they are growing, they are popular. Pero may secret life yung church. Nasaan si ganito? Secret. Bakit ganito? Secret. Saan napunta yung ganito? Secret. Kaano-ano niya yan? Secret. Bakit nawala na lang si ganito? Secret. And it all boils down to a Jezebel spirit that is operating behind the scene, that is being tolerated inside the church. And so dahil walang gustong kumilos, kumilos ang Diyos. Namalo ang Diyos. Sabi niya, "So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely unless they repent of her ways." Kitang-kita niyo, no? Dati victim, later on player. Dati victim, dati confused, later on participant. At sinabi rito, "I will make those who commit adultery with her suffer intensely unless they repent of her ways." And isa pa, katulad ng anak nila ni Ahab sa Old Testament, yung Jezebel of the old, "I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches the hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds." Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. At magpapakilala ang Diyos. Sabi niya, "I am he who searches the hearts and minds." Again, yung pakilala niya, "These are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze." You know why? Because if there's one thing that a Jezebel spirit or a Jezebel church will not apply, you know what it is? Holiness. It doesn't like holiness. Ayaw niya ng kabanalan. At sabi sa Hebrews 12:14, "Without holiness, no one will see the Lord." Kung walang kabanalan, di niyo makikita ang Diyos. Pero sabi, ano sabi ng Matthew? "Blessed are the pure in heart, for they will see God." At dito po ang ina-address yung defilement. Kaya, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. And this church was a church that was immoral, adulterous. It had a continual sacrifice because it had a trail of victims that never found justice. Because there was no accountability, because the one who operates in the Jezebel spirit was being tolerated. Ganito tong church na to sa Thyatira. Ito yung the church of Thyatira o Thyatira. No? "I will strike her children dead." Sabi ng Panginoon, ayon yung kumilos, ako kikilos. No? "I will make those who commit adultery with her suffer intensely." Matindi. Ako gagante.
ako maglilinis. At sabi niya rito, I will strike her children dead. Pastor, will God do that? Of course. That's His word. Will God strike people dead? Binigyan na ng opportunity mag-repent yan eh. Nag-repent pa? Hindi eh. Lumipat lang. Lumipat ng department. Lumipat ng venue. Lumipat ng outreach. Lumipat ng church. Pero yung spirit unconfronted. Sabi ng Panginoon, hindi yan makakataka sa akin. I will look at that person with blazing eyes and my feet with burnished bronze. I will confront that spirit. Ito po ang sinasabi rito. Kaya ito po, this is a church that looks healthy but is totally destructive. When you go down to the heart of the very people that operate that church, there was a Jezebel inside. Her punishment, her followers will go through the great tribulation and become the false churches in Revelation 17. Alam nyo, sabi sa ibang mga Bible scholars, it was this kind of spirit that was tolerated that became the reason why nagkaroon ng harlot, the woman riding the bull, no, the woman on the bull, the woman riding the animal doon sa Revelation 17. At makikita po natin doon po sa lugar na yon, naka-full blown yung babaeng ito. She was still unconfronted. Her children, her followers will suffer. At pagdating po ng Great White Throne Judgment where we will be rewarded according to our works and we will receive, no? We will sow what has been sown, we will reap. They will be thrown into the second death. She would serve as an example to other churches concerning the wrath of God. Dahil makikita ninyo sa Revelation chapter 17, this picture of a Jezebel, no? This picture of a Jezebel is already in her full position. Dahil sa pagdating po sa the woman riding the beast or the bull, sabi, with her, verse 2, the kings of the earth committed adultery and the inhabitants of the earth were intoxicated with the wine of her adulteries. Kaya hindi lang po ito ang binanggit na spirit of Jezebel. And does that same spirit exist today? Yes. At magugulat ka because minsan, itong mga ganitong mga tao, they are very good teachers of the word. They are very good in showing ministries. I'll give you a testimony. Nandito ako sa Pangasinan. I was invited to a church for the first time. Kalalabas ko lang sa prayer and fasting. The service was at 6 o'clock. Dumating ako 4 o'clock. Or sometime past 3 o'clock. Kasi malayo. Naka Metro Manila ako, Pangasinan yung pinuntahan ko. Pagdaan ko po dun sa lugar, I heard yung whole court nila. Meron silang whole court. And they were playing, all the instruments were set up and half of the court was filled with children. Sabi ko, wow, they were singing parang, para silang ano, graduation ng DBBS, though it was not, it was an anniversary. Sabi ko, ang galing. Kulang na lang magdamit ng clown, but they do not need it kasi
yung impact nila dun sa mga tao, tindi. Sabi ko, grabe, parang piyesta. Tapos nakalatag yung mga ano bilao ng ano sinukmani, pansit, puto. Naka-ready na para sa mga bata. Tuwan-tuwa yung mga tao. Nandun yung mga tao, sabi sa akin ng pastor, "Pastor, pahinga na po muna kayo, pastor. Total alas 6, kain po muna tayo, matatapos na po sila." Dahil nasa Pangasinan po kami. Nakahain po sa amin bangus, no, mga seafoods. Bangus, alimasag, alimango, no, mga hipon na malalaki, sugpo. Ganun po yung mga pagkain, mga seafoods, mga pusit. Tuwan-tuwa po ko, sabik na sabik po ko. Ang problema, nagpipray po ko kasi first time ko. Alam nyo, pag ikaw na-invite siguro ng first time sa isang church na hindi ka naman taga doon, di mo naman masyadong kakilala yung mga tao. In fact, first time mo pa nga lang makarating doon. At alam mo, galing ka sa prayer and fasting, nag-break na ako ng fast. Sa puso ko, nagtatanong ako sa Lord, Lord, ano ipapangungusap puro sa mga taong ito galing sa'yo? Ano mensahe mo sa kanila, Lord? Daw may dala akong mensahe, pero sa puso ko, Lord, mangusap ka. Alam nyo, may sasabihin ako sa inyo, magtatestimonyo ako ngayong araw. Pagpasok ko dun sa lugar, alam mo yung parang ano, parang sumikip yung dibdib mo na hindi ka makahinga, well, hindi ka maka-exhale, yung parang ka nadighay, o kaya nabulunan. Pagpasok na pagpasok ko dun sa church nila, papunta sa pastoral room, ganun yung pakiramdam ko. Though nakakahinga ako, though okay naman ako, wala naman akong sakit, pero ang pakiramdam ko, ang sikip-sikip ng lalamunan ko, ang sikip-sikip ng dibdib ko. Nag-pray ako, Lord, ano to? May sakit ba ako? Alam nyo? Nag-pray ako, sabi ko, Pastor, patingin po sa church ha, pero ang totoo, nag-prayer walk ako. Sinilip ko yung church. No? Hindi ako agad dumiretso dun sa opisina, sinilip ko yung church. Pero sa totoo lang, privately, nagpipray ako, Panginoon, may pangungusap ka ba sa akin? So, tinawag po kami, pasok po kami dun sa kainan, sa opisina ng pastor. Pagdating po dun sa loob ng opisina ng pastor, nakalatag po yung pagkain. Sabi, ito po ang ating tagapagsalita, si Pastor Leo, ganyan-ganyan. So, magandang introduction. So, kinumusta po ako ng mga manggagawa, lalo na po yung mga kababaihan nagsiserve. So, nangumusta po ako, pati yung mga kalalakihan nandoon. So, nung kakain na po kami, dumating po yung nag-lead ng mga bata. Sabi niya, Pastor, mawalang galang na. Ito nga po pala yung mahusay naming children's team. Oh, ito po si ganito, ito po si ganito, ito po si ganito, ito po si ganito. Pinapakilala po sa akin isa-isa. At ulitin ko, galing ako sa prayer and fasting. No? Pero nag-break na ako ng fast, pero nasa diwa ako ng panalangin ng oras na yun. Kasi may nadidiscern ako eh. Sabi sa akin ng Panginoon sa puso ko, pag hinawa ka mo yung lalaking pinaka namumuno, tanungin mo taga saan? Sabi ko, ito po si sister ganito, si brother ganito, ganito. Tapos ito po ang pinaka-leader namin. Ang lahat po na yan, nakikita nyo, pawis na pawis po sila. Ay, ano, ito po yung pinaka-leader namin si ganito. Kinamayan ko eh. Pagkakamay ko, sabi ko sa kanya ganito. Brother, ano pangalan mo? Sabi ako, ako po si brother ganito. Magandang araw po, Pastor Leo. Sabi sa akin ng Lord, huwag bibitawan. Di ko binibitawan yung kamay. May tatanong ako sa'yo. Sabi ko, ano pangalan ng dati mong pastor? Sabi sa akin ng Lord, ang dati niyang pastor, word of knowledge, binigyan ako ng Panginoon. Nag-operate ako sa word of knowledge. Sabi ko, ang dati mong pastor, ano pangalan? Sabi niya, ang dati kong pastor, si Pastora ganito. Sabi sa akin ng Panginoon, rebuke mo. Alam niyo, hindi ko sila kilala. Hawak-hawak ko yung manggagawa nila. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, may sasabihin ako sa'yo, sinungaling ka. Ang pangalan ng dati mong pastor, Efren. Sabi ng Panginoon. At may binigay sa akin na word of knowledge si Lord. Sabi ko, sa barangay na ganito, nakablatter ka.
hinahanap ka for child abuse. Tumahimik yung buong kwarto. Kasi ito yung kanilang star team. Sabi ko, Lord, hindi mahalaga sa akin kung hindi na ako magsasalita mamaya. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, umupo ka, anong pangalan mo? Nagulat sila sa akin, hindi nila ako kilala, hindi ko rin sila kilala. Pero kilala sila ng Diyos. Sabi ko, Pastor, mawalang galang na rin po. Pero pwede po bang utusan niyo yung sekretary niyo na tumawag po sa pulis? Tanong niyo po sa barangay na ganito, yung blatter po, ano pangalan mo? At kung hindi po, pag ako po nagkamali, sabi ko doon sa buong kwarto, pag ako po nagkamali, rebukin niyo po ako. Pero kung tama po ako, sinabi po ng Lord ang laman ng puso ng taong ito. Tumawag sila. Umiiyak yung sekretary. Nagulat sa akin. Pati yung pastor, lalo na yung asawa ng pastor. Alam nyo, tumawag sila dun sa barangay. May blatter yung lalaki. Alam nyo saan galing yung blatter? Sa isang church. Etong lalaking ito, ang may hawak ng children's ministry. At lumaki nang lumaki yung church doon sa kanila. Pero, dumating yung time, nagreklamo yung mga bata, lalo na yung mga batang babae, dahil pag sila mag-CCR, sinasamahan sila nitong manggagawang ito at ginagawan sila ng kababuyan. Tumawag yung pulis sa amin, anniversary ng church nila to. Sabi, sir, nandyan po, bawag nyo pong papaalisin. Wanted po yan. Sabi ko, pakausap sa pastor. Pinakausap ko doon sa pastor. Sabi ko, pastor, bago ka matapos, pakausap po. Sabi ko, ito po ba yung pulis? Sabi ko, Brad, may papakiusap ako. Nandito yung wanted na child molester. Nandito sa isa na namang simbahan. At sa dami ng bata rito, hindi ko alam kung may biktima pa to dito sa lugar na to. Pwede ba ako makiusap sa'yo, Brad? Total, kabisado mo naman tong lugar na to. Pwede pakiparada yung sasakyan ninyo, dalawang kanto malayo rito. Tapos pwede ba mag plain clothes man lang kayo? Huwag po kayong mag-uniform. Mag-type C lang po kayo. Huwag nyo pong poposasan to. Akbayan nyo lang po, sasama po ito ng mahinahon. Papasama po namin yung isang kaibigan niya rito hanggang madala po ninyo ito sa presinto. Sabi niya, sir, 8 po reklamo dyan. Mabigat-bigat po ang kaso niyan. Alam nyo, umiiyak yung team niya. Sabi ko, Brad, hindi kita kilala, pero hindi ako mapakali. Ito sasabihin ko sa'yo. Nahuli ka rin. Alam ko, magaling ka. Hindi ako magtatanong kung magaling ka. Pero kilala ka ng Diyos. Alam niyo, dumating yung pulis. Kasi humingi ako ng kopya ng blatter eh. Kasama sa nag-blatter yung pastor nila doon sa lugar na yon. Tapos nung pagbaba, hinuli siya, di po ba? Tinanong ko yung mga tao. Walang makakain eh. Kahit ako, hindi naman ako interesado kumain eh. Ang tanong ko sa kanila ganito, papayag kayo? Ang children's minister ninyo, child molester? Kayo tatanungin ko. Sino rito may apo? Payag kayo? Ilang taon nyo lang na kaibigan to? Pinahuli ng Lord. Pasensya na po kayo. Naging tapat lang po ako sa Panginoon. Sabi ko, Pastor, siguro nananalangin ka. Panginoon, ihatid mo ang church ko sa revival. Pastor, naglilinis ang Lord. Ito ang unang sagot sa panalangin mo. Maniwala kayo, dun sa loob ng opisina ng pastor,
kasama ko lahat ng workers, lahat ng elders, and the fear of the Lord came down inside that room. And everybody started to shake in the power of the Lord. Sabi ko, God, this is a unique day. Sabi ko, Panginoon, alam mo yung pagsunod ko sa'yo. Pero Lord, pag ginaganito mo ako, ginagamit mo ako sa ganitong paraan. Alam ko, Lord, magpipreach ako rito. I will use the double-edged sword. But God, you allow me to experience this prophetic anointing, Lord. And you reveal, O God, pinahuli mo yung Jezebel inside this church. Marami pong nakakakilala sa akin, lalo na po sa tagal ko sa youth department ng Assemblies of God or sa mga youth gatherings po all over the Philippines. Matagal po ako kasing youth director ng 225 churches eh. And I've gone around sa Tagalog region, dito po sa Metro Manila and surrounding Tagalog region. Dati po, nung ako po ay member ng Assembly of God. Pero nung lumabas po ako, hindi po ako na-demote, lalo pong dumami yung napuntahan ko. In fact, yung pinuntahan ko sa Pangasinan, hindi po yun member ng Assemblies of God. Ibang denomination na po sila. Kayo po, tatanungin ko. Payag po kayo? Ang children's pastor ninyo, child molester, 8 counts? 8 ang biktima? In fact, nung nalaman na nahuli na yung manggagawa, nagpunta yung isang buong congregation dun sa police station. Ganun katindi. Kaya yung pastor, hindi po ako kinondem. Pero hindi na rin po ako in-invite. Sinabi na yan sa akin ng Panginoon eh. That is why, Leo, there will be times you will only be invited once. Because of the gifts that I have given you, anak. Because of the call that I have put upon your life. And I have caused you to operate in those gifts. Hindi naman po kami lalalim sa paglilingkod sa Panginoon kung wala po kaming karanasan. Hindi po masarap. Maganda po pakinggan. Masarap pong ikwento na nahuli yung kampo ng demonyo sa isang matinong simbahan. Pero hindi ko po alam kung may biktimang bago eh. Nagulat ako, natakot ako kasi half court po yun, punong-puno ng bata. Malay ko ba na meron na naman tong sinamahan sa banyo at ginawa ng kabalbalan na yung bata hindi makainik dahil bata lang. Alam niyo po, ang Panginoon po hindi po siya konsentidor. Hindi po man yan mahuli ngayon. May katapat po yan. Minsan po nananalangin ako isang umaga. Nananalangin ako sa bahay namin, nakatira ako sa Project 6. Maya-mayang konti, bigla akong naligo, nagbiis ako. Sabi sa akin ng misis ko, Laysa ka pupunta. Sabi ko, punta ako ng ano, ng SM North dun sa extension, sa annex. Ano gagawin mo dun? Sabi ko, nagpipray ako, may nilid sa akin ng Panginoon. Iko-confirm ko kung totoo. Tatayo ko sa may escalator, sa baba nun dati, Wendy's. Nung araw, Wendy's yun eh, yung ibaba ng escalator. Ipapasalubong ko sa'yo
yung biktima ng isang simbahan, isang leader. Alam nyo, pumunta ako dun. Sabi ko, ma, pagkasama ko na, tatawag ako sa'yo. Nakatayo ako dun sa may escalator. Nasa may baba ako. Kaya ko, Lord, hindi ako tumatambay dito, umaga pa lang. Malapit lang po kasi bahay namin dun eh, nung araw. Alam nyo, nakita ko yung bumababa sa escalator, parang namumukaan ko. Alam mo, nilapitan ko. Sabi ko, sis, may tatanong ako sa'yo. Sabi niya, ay, Pastor Leo, sabi ko, ikaw ba yung pinapasalubong sa akin ng Panginoon? Meron ka bang ikikwento sa akin na hindi mo kayang ikwento kahit kanino? Maniwala kayo, humagulgul yun sa escalator pa lang. Pastor Leo, kayo lang po siguro ang malalapitan ko makakatulong sa akin. Inaanap ko po yun. Kasi si Lord po nag-lead sa akin dun sa taong yun eh. Hinanap ko po yung bumiktima dun sa kabataang yun. Nahanap ko po yun. Maniwala kayo, napakulong po namin. Hindi po lahat katulad ng calling na meron ako. Pero may calling po na katulad ko. May ganito po palang calling. Hindi ka lang pastor. Meron kang tungkulin sa kaharian ng Panginoon na iniatang sa iyo ng Diyos. Kaya sa iyo sinabi na walang ibang taong nakakaalam. Sabi, it is a fearful thing to fall into the hands of an angry God. Kaya po, minsan po, tinatanong ako ng mga tao, hindi po ako mimik. No? Nakikinig po ako sa Panginoon, sino to nagtatanong sa akin? No? Ito po yung sinasabi ko. May mga tao po na kakasangkapanin ng Panginoon para bantayan ng church. Para ingatan ang gawain ng Diyos. Para tapatan yung mga untouchable na yan. Para manginig yung mga nakamaskarang ganyan. At malaman nila na ang pagkakaiba lang nila kaysa sa mga katulad namin, teritoryo nila yon. Pero ang Diyos nakikinig sa panalangin ng mga nabiktima nila. Sa church po namin at sa ministry po namin, magugulat po kayo sa dami po ng aming nire-restore na bunga po ng biktima ng mga spiritual abuse. At karamihan po, o hindi po man lahat, pero meron po kaming mga biktima ng Jezebel spirit. Minsan, iniisip ko, Lord, pag nagtuturo ka ng ganito nung araw sa harapan ng mga tao, nararamdaman mo yung presence ng Panginoon bumababa sa congregation. Na kapag naglaglag ka ng karayo, maingay. Dahil yung presence ng Lord nandun. The anointing makes the difference. Kaya dito po gusto ko sabihin, hindi po impossible ang mag-repent. Gusto po ng Lord mag-ayos ang simbahan. Gusto po ng Lord malinis, total masipag, total sikat, total malakas ang impact, total organisado, total inspirado. Huwag na nating pakalatin yung basura. Ang basura tinatapon, ang kalat pinupulot.
Ngayon, kung may mga may sakit dyan, hinihiwalay, ginagamot. Ngayon, kung ayaw, nilalayo. Pero kumilos ka, huwag mo i-tolerate. Mas mahirap kapag ang Espiritu Santo ang nangusap sa'yo. Matutunaw ka. Kapag ang Diyos na mismo ang nag-confront sa'yo, baka magulat ka, nakatayo ka sa stage, at dun ka kausapin ng Diyos. Sa verse 24 to verse 25, "Now I say to the rest of you in Thyatira, how do you say that? Thyatira, ang basa ng iba. To you who do not hold to her teaching." Ito po, may mga tao na hindi sila nahawa. Hindi po sila nahawa. "You have not learned Satan's so-called deep secrets. I will not impose any other burden on you." Kinausap niya yung mga faithful sa loob. Sabi niya sa mga tao doon, kayo na mga hindi nagko-compromise at hindi sumasali sa kabulastugan ng mga ganyan sa loob, "I will not impose any other burden on you. Only hold on to what you have until I come." Ano sabi niya? Steady lang kayo. Manatili kayo sa tama, manatili kayo sa katwiran, manatili kayo sa kabanalan, manatili kayo sa salita ng Diyos. Magpakatatag kayo, mamuhay kayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Dito po, ang sinasabi niya ganito, huwag kayo magpadala sa mali. Alam niyo po, itong panahon na ito sa church history, yung panahon po ng The Church of Thyatira, ito pong panahon na ito ay panahon na meron pong mga compromise na napakalawak ng impact. I want to talk about the beginning years of the Roman Catholic Church period. The name Thyatira means continual sacrifice and may refer in general to the Roman Catholic Church. Why? The study of the papacy. Let me explain why. The word Pope means father. Now, hindi lang po ang Roman Catholic Church ang gumagamit ng title na father. Against popular belief na iniisip ng mga ibang tao na sila tinatawag na father, at first it was applied to all the Western bishops. The church during that time, magmula po sa mga apostles and then the church fathers, ang church fathers po were divided into the Eastern Church and the Western Church. Ang tawag po sa mga namamahala, the Western Bishops or the Eastern Bishops. At nung time po na yon, the Western Bishops, it was, the leaders there were called Father. No? Now, about AD 500, it began to be restricted to the Bishop of Rome. Now, why did that happen? Because ganito ang nangyari. Rome became a superpower. And there was a church in Rome. And the Bishop of Rome claimed that I am the only one to be called the title father. Kasi I stay in the superpower nation, which is the Roman Empire. So the religious leader of the Roman Empire became powerful because his nation became powerful over the world. Kasi empire yun eh. That idea that the Roman bishop should have authority over all the church was a slow growth. Hindi po yan dati central dahil may mga churches po na mas matanda pa o kasing tanda ng Church of Rome, katulad po ng the church in Alexandria. Magugulat po kayo, there's a church in Alexandria that is as old or even older than the Church of Rome. That's not the first church. Marami po sila sa Western
sa Western Hemisphere na mga bishops, and yet there is only one superpower in that time, the Roman Empire. Talking about church history. No? So, yung Roman bishop po, sinabi niya, ako lang ang tatawaging supreme leader. So, he became the authority over all the church and bitterly contested at every step. Kasi nga po, maraming existing Western churches with Western bishops. Dati pantay-pantay lang. But because of his political position, no, at yung position niya dun sa empire, lumakas siya ng lumakas. Power was eventually distributed in five main areas for the first four centuries. Dati po, hindi centrality ng Rome. Dati po, meron sa Rome, sa Constantinople, sa Antioch, sa Jerusalem, at sa Alexandria. At ang isa sa pinakamatandang church, the church in Alexandria. Isa po yung sa pinakamatandang church. So, hindi lang po nakacentralize sa Rome. Now, what happened? In 440 AD and 461 AD, there were good popes. Yung leader na nasa Rome, maayos. He was the forerunner of future popes and bishop of Rome. Si Pope Leo. He gained popularity by twice saving the city, once from Attila the Hun and later from Genseric the Vandal. Meron pong attacks on the city of Rome, and the bishop of Rome, which is Pope Leo, was instrumental in saving the kingdom. So ito po si Pope Leo, but it was actually Gregory, Pope Gregory, 590 AD to 604 AD, he was the first real pope. He consolidated Christendom after the fall of Rome in 476 and was basically a good man. Though may title siya na father or pope, no, he was a good person. Ito po yung time ng 590 to 604 AD. Pero after niya, came the evil popes. Now, the pope, which was an instrument, a moral voice, no, to the entire world, also became an evil voice and an evil example. Si Sergius III, 904 to 911 AD, he lived with a notorious prostitute. Now, let's talk about the Jezebel spirit. Ang pangalan ng prostitute, si Marozia. And they raised their illegitimate children to become popes and cardinals. Ito po si Sergius III. Nasa church history po ito. Isa pa po si Benedict the Ninth in 133 to 145 AD. He was made pope as a boy of 12. Alam nyo, dahil ang bata-bata niya, nung naging pope siya, he committed murders and adulteries in broad daylight and robbed graves. Yung mga nilibing nakasama yung mga kayamanan nila, pinapahukay niya. People of Rome drove him out of the city. Tinanggal siya ng taong bayan sa dami ng kanyang ginawang karumihan habang nakasuot siya nung kanyang title na siya yung bishop or siya yung bishop of Rome. So ito po, there were evil popes at their time. Pero sa time na to, may mga crusaders, mali yung salitang crusaders, pero yun po yung kanilang ginagawa. There were people that were fighting to keep the church from deteriorating, and they kept on teaching the word of God, and they became the martyrs. Sino sila? No, tuloy ko muna yung mga evil popes. Si Gregory the 6th, 14 year 1046 AD. He was one of the three rivals for the throne at this time. No, tatlo yung pinag-aawayan, no? No, si Benedict IX, si Sylvester III, both laid claim to it with him. Rome swarmed with hired assassins as each pope was trying to cut the throat of each other. Nag-away-away tong tatlong ito. They wanted to be the leader of the entire church. Finally, dumating yung Emperor Henry III, he stepped in, he kicked all the three out and appointed his own pope, si Clement II. Sa gulo ni Gregory, sa gulo ni Benedict at saka ni Sylvester,
pinatanggal sila ni Emperor Henry kasi nagpapatayan sila at nag-uunahan sila sino makapatay sa sino man. No, nung dumating si Emperor Henry, tinanggal niya tong tatlong religious leaders na to, ang pinalit niya yung inappoint niyang matino na si Clement II. Pero may isa pang mas matindi, si Innocent, si Pope Innocent III, 1198 to 1216. He was the most powerful of all the popes. He condemned England's Magna Carta and forbade Bible reading. No? Tinanggal niya yung karapatan. No, yung England's Magna Carta, pinatigil niya. Tapos, binagbawalan niya yung mga tao sa pagbabasa ng Bible. So, he became the sole voice. No? Sila po yung sole voice to si Innocent. And he was very abusive. Nung time na ito, this did not stop those anointed people to speak against the immorality of the church. You know who they were? No, si John Wycliffe, kaya 'di ba Wycliffe Bible translations, 'di ba translators? No, si Wycliffe po 1320 to 1384, he was the first to translate the entire Bible into English. Si John Huss naman po 1369 to 1415, a fearless preacher who honored the Bible above the church. And he was burned at the stake by the Pope. He was ordered to be killed because he was teaching the Word of God. Unadulterated. Walang peke, walang daya, walang pagkukulang. Tinuturo niya yung salita ng Panginoon. Pinahuli siya. Pinasunog siya. Si John Huss. Isa pa po, si William Tyndale. Eh, di ba may Tyndale Bible? 1494 to 1536. In 1525, he printed the first copy of the New Testament in English ever produced. Ito po, siya po yung unang nagprint ng Bible in English na tinanaslate po ni Wycliffe. And then si Erasmus po in 1466 to 1536. He was a great student to the Greek New Testament. Ito po yung mga naging mga martyrs. Sila po yung mga pinahuli na mga popes. Sila po yung mga pinapatay na mga evil popes. No? Nung time na yon, they were claiming to be the only church and these people kept on preaching the Word of God. It was not about title. It was about being able to teach the Word of God to the people. And they paid it dearly with their lives. Continual sacrifice. Mahirap kapag yung nasa may Jezebel spirit na nga, nasa posisyon pa. Tapos, ang pagpapatakbo pa ng church, parang kaharian. Ang paligid niya, yung mga untouchable na power circle niya. Magpapakumbabayan, pero lahat ng paligid niya, buskador. Nagpapakumbaba yung leader, kunyari inaape, pero lahat ng nasa paligid niya, yun ang mga assassins. Yun ang mga babanat. No? Ganyan po yung mga kalakaran noong araw. Ito po, yung spiritual corruption po na ito, this was the time of the Church of Thyatira. Okay? Now, what is the final challenge? Verse 26 to verse 28. To the one who is victorious and does my will to the end, yung mga hindi po nahulog sa mga patibong ng demonyo, I will give authority over the nations. No? I am the one who will rule them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery. Alam niyo, magugulat kayo, this may be a reference to the time wherein we will all rule and reign. Ito po yung time wherein there will come a time the believers who are faithful to God will rule and reign. And sabi po sa verse na ito, that your level of authority will be according to your level of obedience to God till the end.
At sabi po dito, just as I have received authority from my Father. This is a God-given authority that He will give to those who will be victorious or will be overcomers till the end. I will also give that one the morning star. And this is a statement that introduces our Lord Jesus Christ, the morning star, where we will receive the Lord and we are well received by the Lord. Kahit na ikaw yung pinatay, kahit na ikaw yung nireject, kahit na ikaw yung lumalabas na kontrabida, kahit na ikaw yung sinisiraan, kahit na ikaw yung binabato, ikaw yung pinapahuli, kahit na ikaw yung pinapalabas na mali, pero sa totoo lang, sa mata ng Panginoon, kaya ka lang nagkaganyan kasi hindi ka nag-compromise. Kaya pinag-initan ka. Ang sabi ng Panginoon, I will give the one the morning star. Alam mo, magiging malapit ka lalo sa Diyos at magiging malapit lalo ang Diyos sa iyo. At sabi po sa Revelation 12, last verse, whoever has ears, let him hear what the Spirit says to the churches. So ito po yung adulterous church. Ito po yung the church of continual sacrifice. Ito po yung church na napasok ng Jezebel spirit. Unrepentant. Still in power. Ito po yung church na dahil walang gumagalaw, ang Diyos ang gagalaw. Now listen. If Satan can succeed in destroying the leaders because of immorality, then he will destroy the church and the ministry. Now, I want to say this also, that a lot of people have experienced falling and failing in these areas of their lives. But sabi ng salita ng Panginoon sa binasa natin, He gave them a chance to repent. Ang pagkakaiba lang nitong masyadong pinagtanggol yung Jezebel spirit, masyadong nawili to the point na idolatry. At pagdating sa Revelation 17, she was riding on a beast, ruling over kings. Itong espiritu na ito, unrepentant. Kaya sabi ng Panginoon, ako magdi-deal sa'yo. Dahil walang gumagalaw sa iyo diyan, ako mismo ang papalo sa iyo. Pero sa mga tao po na minumulat ng pag-aaral ng Revelation, huwag mo nang hintayin na umabot pa sa ganun. Ngayon pa lamang, magdesisyon ka. Nagpapatawad ang Diyos. Naglilinis ang Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon, if we confess our sin, God is faithful and just to forgive us and cleanse us of all our iniquities. Malinaw yun. 1 John 1:8 and 9. You are not beyond repentance, kapatid. You are not beyond restoration, kapatid. But one thing is certain, no, that God will not tolerate the Jezebel who stands inside His church. May araw yan sa Panginoon. Ito po ang lesson ng the Church of Thyatira. At ang dalangin ko po na habang natututo tayo, alam niyo, tinatanong ako, Pastor, how do you see the book of Revelation, the seven churches na tinuturo mo? Well, I see it as a strategy book. It's a book of victory eh. Para bang binibigyan ka ng Lord ng insight, ng oversight, binibigyan ka ng Lord ng strategy, binibigyan ka ng Lord ng wisdom kung paano mo maiingatan yung sarili mo, mababantayan yung sarili mo, paano mo ma-identify ang kaaway, at ano yung maaasahan mong pagkilos ng Panginoon kung sakali mang malagay ka sa ganung sitwasyon. Now, ikaw ang pipili saan ka lulugar. Sa piling ng Diyos o sa kabila. Ito yung tingin ko sa Book of Revelation.
No, pag alam mo na yung mapa, alam mo saan ka dadaan. At alam mo kung bakit ka doon tumaan. Kasi mas malalim yung pag-unawa mo kaysa sa iba. Kaya ang dalangin ko habang tayo po ay nag-aaral nito, lalo pong tumitiba yung ating relasyon sa Panginoon at lalong lumalalim yung ating paggalang sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, papasalamat po ako sa oras na ito. Alam ko, Panginoon, may inaabot ka sa oras na ito, may ina-affirm ka ng mga manggagawa, Lord God, but at the same time, may nire-rebuke ka, Panginoon. May tinutuwid ka, Lord, at kung maliit pa lang, Lord God, Panginoon, sinasawata mo na hindi gayahin, hindi ma-impluensyahan na ang ingatan niya at ang ipagtanggol niya, yung relasyon niya sa iyo na matino, hindi yung compromise ng mga tao sa paligid niya na walang nagsusumbong. Panginoon, ang dalangin ko sa oras na ito, itindig mo, Lord God, ang mga kinakasangkapan mo, Lord God, na lumalakad sa banal na Espiritu, sa kapuspusan ng Espiritu Santo, upang bantayan, Lord God, at maging bahagi sa pagpapanatili, Lord God, ng bride, Lord God, na ihaharap sa groom, Panginoon, wrinkle-free, without blemish, Lord God, isang araw, Panginoon, walang kapintasan, Lord. Panginoon, kasangkapanin mo silang manatiling malinis, manatiling maayos. At Lord, tanggalan mo ng maskara lahat ng ipokrito, lahat ng impostor, lahat ng nagmamaang-maangan, at lahat, Panginoon, ng umaabuso. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin pare-pareho ang Jezebel spirit, Lord God, na kumikilos, Panginoon, sa mga simbahan, Lord, na may kumukonsinte sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko, Panginoon, matutunan namin ang mensahe ng simbahan ng Thyatira, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama. Tinuulit ko po sa lahat po ng patuloy po na kasama natin dito ay tinatanong niyo po ako kung pwede pong gamitin itong mga lessons na ito. Pwede po. Pwede niyo pong gamitin ito sa atin pong patuloy na paglago sa ating buhay pananampalataya at saka sa mga tinuturo. Kaya lang po, ako po, I will put caution on you na kapag kayo po nagre-reach out, halimbawa po gusto po ninyong mag-start ng mga Bible study, ba't kayo magsisimula sa Book of Revelation? Pag gusto niyo po ng ministry, simulan niyo po sa Matthew, Mark, Luke, and John. Mag-focus po kayo kay Christ. Ang ipinapakilala po natin si Jesus. Hindi po yung Book of Revelation. Imposible naman, di ba? Tuturo mo yung Bible tapos magsisimula ka sa huli. No? So sa mga nagtatanong po, I will still encourage you to begin teaching the Bible from Matthew, Mark, Luke, and John. At sa mga nagtatanong po how to bless our ministry, ipopost ko na lang po. No? Maraming salamat po sa lahat ng aming pong nakasama ngayong araw na ito. Ang dalangin ko po, pagpalain po kayo ng Panginoon and have a great weekend. See you next week. God bless everybody. Salamat po.